Sino-sino nga ba ang magtatapatan sa magiging laban ng Blackbeard Pirates at Straw Hat Pirates? Bali, ginawa ko nga itong video na to since na-inspire nga tayo sa panibagong miyembro na itong Straw Hat Pirates na si Yamato. Dahil most likely nga na itong si Yamato na ang huling miyembro na dadagdag sa Straw Hat Pirates. Kaya naman naisipan ko nga na ito na yung tamang panahon para bigyan ng match-up itong may bad blood na dalawang pirate crew na Blackbeard Pirates at Straw Hat Pirates. So bakit ko nga ba nasabi na may bad blood o mainit itong dalawang grupo na to sa isa't isa? Dahil kung maaalala nyo, may history na nga itong dalawang grupo na to. Hindi lang basta history, dahil hitik nga sa girian ang kwento ng dalawang to. Simula Jaya Arc pa nga lang, nagkita na itong dalawang grupo na to. Pati na rin during Impel Down Arc nga, nagkaharap na rin ang mga captain nila na sila Luffy at Blackbeard. At isa pa yung pagkamatay nga rin ng kapatid ni Luffy na si Ace, itong Blackbeard Pirates nga rin ang isa sa may kagagawan. Kaya naman kaabang-abang nga ang magiging harapan ng dalawang grupo na to. Anyway, ngayon nga umpisahan na natin itong match-up ng magkabilang panig. Siyempre, unahin na natin itong mga obvious na maghaharap talaga. O yung pwede nating sabihin na halos 100% na sigurado tayong maghaharap pag dumating ang salpukan ng dalawang grupo na to. Unahin na natin syempre itong mga captains nila na sila Luffy at Blackbeard. Gaya nga ng sinabi ko kanina, may malalim na history na nga itong dalawa na to. Nagkita nga sila during Jaya Arc, kung saan hindi nga nila kilala ang isa't isa. During Impel Down Arc naman, may glimpse na nga sa kung anong pwedeng mangyari kung sakaling maglaban sila sa hinaharap. Bali sa listahan nga natin, ito na ang pinaka-obvious na maghaharap kung sakaling magsalpukan na ang mga grupo nila. Masasabi ko nga na revenge time para kay Luffy kung sakali mang matalo niya itong si Blackbeard. Dahil sa marami nangang nagawa itong si Blackbeard na taliwas sa paniniwala nitong si Luffy. At higit sa lahat yung dahilan na si Blackbeard nga ang punot dulo kaya namatay itong si Ace. Plus itong magiging laban rin nila Luffy at Blackbeard ang magiging unang laban ng may mga initial na D sa pangalan. Siyempre simula nung namatay itong si Ace. Malay natin, dito pa sa harapan nila Luffy at Blackbeard marireveal kung ano nga ba ang ibig sabihin ng D sa mga pangalan nila, yung tinatawag na Will of D, at kung bakit nga ba tinatawag na Worst Enemy of God itong mga to. Kaya naman sa tingin ko nga itong magiging laban nila Luffy at Blackbeard ang magmamarka na patapos na nga talaga itong kwento ng One Piece. Lalo na ngayon at may balibalita pa nga na papasok na nga daw itong One Piece sa final saga nito. Anyway, ang sumunod naman sa matchup natin itong tapatan nila Zoro at Shiryu. Obviously, dahil nga sa ang pinaka-related sa pagiging swordsman itong si Shiryu, plus kinukonsider din siya ni Oda bilang ikalawa sa pinakamalakas na karakter sa Blackbeard Pirates, siya nga ang pinaka-fit na tumapat kay Zoro. Sa tingin ko nga sobrang magbe-benefit kay Zoro itong magiging laban niya kay Shiryu. Since alam naman natin na malakas nga si Zoro in terms of armament haki. Pero in terms of observation haki nga hindi pa nga napapakita ni Zoro sa atin kung gaano nga ba siya kalakas gumamit neto. Sa tingin ko nga sa tulong ng magiging laban niya kay Shiryu, which is recently nga napag-alaman nating nakakain ng clear fruit at nakakaya niya na ngang maging invisible, sa tingin ko nga makakatulong kay Zoro ito para ma-enhance palalo ni Zoro itong observation haki niya. Nang sa ganun nga naman kapag dumating na nga ang tamang oras at haharapin na ni Zoro itong si Mihawk at aagawin niya na ang titulo bilang pinakamalakas na swordsman sa mundo, hindi lang armament at conqueror's haki ang ipapakita niya dito. Bagkos itong tatlong types na ng haki. Bali, ang sumunod naman sa listahan natin itong matchup nila Usopp at Vanagur. Dahil nga sa parehas na mga long range ang strength ng dalawang to, obviously nga na sila ang maghaharap. Yes, nasaksihan nga natin during Wano Arc na halos hindi kayang tumapat ni Usopp sa mga Flying Six Headliners na level. Pero kung si Vanagur nga lang ang makakatapat niya, I'm sure na match lang naman itong magiging laban nila. Since wala nga tayong idea kung may capability bang lumaban itong si Vanagur sa malapitan. Kaya naman kung sakali nga at pang long range nga lang talaga ang laban ni Vanagur at mahina siya in terms of mano-manong labanan, sa tingin ko naman na may palag itong si Usopp kay Vanagur.
Sana nga sa mga susunod na arcs, ma-enhance pa lalo ni Usopp yung na-acquire niyang observation haki during Dressrosa arc. Para naman maganda ang magiging laban nila, diba? Anyway, gaya nga nila Luffy, Zoro at Usopp na mga obvious na ang makakalaban nila sa Blackbeard Pirates, sa tingin ko nga na ganito rin itong makakaharap ni Chopper. Since meron ngang doktor sa Blackbeard Pirates. At ito nga si Doc Yu. Bali may mga glimpse na nga rin tayong nakita sa kung ano nga ba ang kakayanan netong si Doc Yu during Jaya Arc pa lang. Nakita nga natin siyang gumamit ng mansanas para lasunin itong si Luffy. Kaya naman masasabi nga nating pwedeng related sa mga poison itong kakayanan niya. At dahil nga sa nakita natin during Wano Arc kung paano naapula ni Chopper itong poison na pinakalat ni Queen, most likely nga na ganito yung pwede nating ma-visualize na laban ng dalawang to. Yes, hindi nga gaanong flashy o bakbakan kung ganito ang magiging labanan nila. Pero malay natin, may devil fruit palang nakain itong si Doc Yu. Devil fruit na kayang tapatan itong monster point ni Chopper, diba? Bale, ang sumunod nga sa matchup natin itong sila Jinbei at Jesus Burgess. Pinagtapat ko nga itong dalawa na to dahil sa ang common denominator nga nila parehas nga silang helmsman ng kanya-kanya nilang pirate crew. O sila yung taga-drive ng mga barko nila. Physically obvious naman na may pagkaparehas itong dalawa na to. Parehas nga silang malapad. Bali, nakita na nga natin ng konti kung ano yung kakayanan netong si Burgess during sa naging laban niya kay Sabo. At although natalo nga si Burgess, syempre hindi pa rin natin siya pwedeng maliitin. Since nakita naman natin na gutom itong si Burgess sa Devil Fruit. Kaya naman possible nga na meron nang na-acquire na Devil Fruit itong si Burgess pag dumating na yung time na magkaharap sila ni Jinbei. Ang sumunod na matchup naman sa listahan natin itong tapatan nila Nico Robin at Katarina Devon. Bali, isa nga itong si Katarina Devon sa inaabangan nating mga fans sa Blackbeard Pirates. Siyempre dahil sa kakaibang mythical Zoan Devil Fruit na taglay niya. At ito nga yung Dogdog Fruit Model Ninetailed Fox. Kilala nga itong Ninetailed Fox bilang matatalino at maraming tricks na nilalabas. Kaya naman sobrang fit nga ito pag nakatapat ni Robin. Since gaya nga ng Ninetailed Fox, matalino at maraming nga ring tricks na kayang ipakita itong si Robin. At I'm sure na once na maglaban na itong dalawa na to, ito na siguro ang magiging pinakamahirap na laban ni Robin sa series netong One Piece. Dahil sa mga hindi nakakaalam, itong si Devon nga ang kinikilala bilang most dangerous female pirate ever to be imprisoned. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa pinakabagong miyembro nitong Straw Hat Pirates na si Yamato. Ang tingin ko ngang makakatapat nitong si Yamato si Avalo Pizarro. Bakit? Dahil sa tingin ko nga dating miyembro itong si Avalo Pizarro ng Beast Pirates. Yes guys, dahil sa isang panel nga kung saan nakita natin ang silhouette nitong mga commanders ni Kaido 20 years ago, nakita nga natin ang panel na to. So currently nga 28 years old pa lang itong si Jack. Samantalang itong sila King at Queen naman mga above 45 years old na. Meaning 20 years ago 8 years old pa lang itong si Jack. Kaya imposible naman siguro na itong silhouette na to si Jack, 'di ba? Since sobrang bata pa nga niya sa mga panahon na to para masabi nating isa na siya sa commanders ni Kaido. Kaya naman naniniwala nga ako na ito si Avalo Pizarro. Dahil it makes sense nga naman. Since 42 years old na nga itong si Pizarro ngayon. At 20 years ago nga 22 years old na siya. Maaaring gaya nga ni Jack na nagtatrabaho kay Kaido sa labas ng Wano, ganito rin noon itong si Avalo Pizarro. Pero ang kaibahan nga lang nahuli itong si Pizarro ng mga Marines at ikinulong sa Impel Down. So kung sakali nga at magkatotoo ito, makakakita nga tayo ng reunion sa magiging laban nitong sila Pizarro at Yamato. Syempre mas may sense nga kung sila ang maglalaban. Isang dating miyembro ng Beast Pirates at isang ayaw na ayaw sa Beast Pirates. Ang sumunod na matchup naman itong sila Franky at Sanuan Wolf. So basically pinagtapat ko nga itong dalawa na to dahil sa parehas nga silang malaki. At tingin ko sobrang magfi-fit nga rin itong matchup na to in terms of tactics na rin. Since itong mga kakaibang kakayanan nga ng mga pang-atake ni Franky bagay na bagay sa mga malalaking kalaban. Gaya ng mga cannons at beams niya. Nakita naman natin yan during sa naging laban niya kay Sasaki at sa mga numbers.
Sa part naman ni Nami, ang tingin ko ngang makakatapat niya itong si Lafitte. Simply dahil nga sa pareha silang mga navigator. Pero alam naman nating mahina in terms of battle itong si Nami, diba? Kaya naman sa tingin ko nga tutulungan siya nitong si Brook para matalo itong si Lafitte. Kaya naman ang magiging matchup nga kung sakali Nami at Brook laban kay Lafitte. Pero kung kayanin man ni Nami itong si Lafitte, ilalagay ko na lang rin itong si Vasco Shot bilang kalaban nitong si Brook. Bale ang huling natitirang miyembro nga ng Straw Hat Pirates na hindi pa natin binibigyan ng matchup itong si Sanji. Yes, wala nang natitira pang miyembro nitong Blackbeard Pirates para ipantapat natin sa kanya. Sa tingin ko kasi ang makakatapat nitong si Sanji magiging miyembro pa lang nitong Blackbeard Pirates. Maybe makuha ni Blackbeard itong si Edward Weevil. Malay natin. Bali kapag nangyari nga at makuha ni Blackbeard bilang miyembro itong si Edward Weevil, sa tingin ko nga nababagay na match up ito para kay Sanji. Dahil in terms of appearance nga sa tingin ko na magiging pukpukan ang mangyayaring labanan na to. Plus may mga daddy issues nga rin silang dalawa. Pero kung sakali man at hindi nga makuha ni Blackbeard itong si Weevil, ang natitira na nga lang na affiliate na itong si Blackbeard itong si former Admiral Kuzan. Bali sa tingin ko nga okay din naman na match up to para kay Sanji. Kumbaga yellow laban sa apoy. Yellow mula kay Aokiji at apoy naman mula kay Sanji. Anyway, ito na nga sa tingin ko ang magiging match up ng Straw Hat Pirates at Blackbeard Pirates kung sakali mang magtapat sila sa mga susunod na chapters. Bali kayo ba? Sino-sinong mga karakter ba mula sa dalawang grupo na to ang gusto nyong maglaban? Kung may naiisip nga kayong idea, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!